isa sa mga hindi ko makakalimutang tagpo o pananalita nitong si Senator Amy Marcos ay noong November 8, 2023. Ito po kasi ikaarawan ng aking ama eh. Kaya hindi ko po ito makakalimutang araw. At the same time, araw din po iyon ng Yolanda. Binayo po ng Yolanda ang Visayas region, particular ang Leyte. Thousands of Filipinos perished. Sa bawat taon, inaalala po ang nakalulungkot na yugtunayan ng kasaysayan sa ating bansa. At sa pagkakataong iyon, sa pag-alala ng Yolanda tragedy na yan, dumalo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at kasama ang mga kawani ng ating gobyerno, isa rito si Speaker Martin Romualdez. Pero ano ang naging pananalita nitong si Senator Amy Marcos on that occasion? Pinulitikan niya yung Yolanda. Sinabi niya na hindi daw po iyan araw ng pamumulitika. Samantala wala naman pong namumulitika. Nandun po ang ating mahal na Pangulo at iba pang mga kawani ng gobyerno para po i-commemorate ito pong Yolanda at magbigay po ng tulong sa ating mga kababayang Pilipino diyan po sa lugar na yan. Tapos hinaluan pa nitong si Senator Amy Marcos ng pagtatanggol sa mga Duterte. Ito kasi yung mga panahon kung saan ang House of Representatives decided to remove the confidential funds from several departments of the Republic. Kasama po dyan ang Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communication Technology, Department of Agriculture, at ang hindi nila matanggap, yung pag-alis sa confidential funds ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education. Kaya naging kaliwat-kanan ngayon ang pag-atake ng mga DDS, DD sheets, including Rodrigo Duterte. At the same time, tayo naman naging reactive-aggressive. Kasi bilang PBBM supporter at mga loyalista, tayo po'y nagtatanggol lagi kapag kaalam natin na inaapakan po ang pagkatao ng ating Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Kaya sa pagtatanggol natin na yan, naaatake natin ngayon ang mga pagkakamali nitong si Rodrigo Duterte at ng mga Duterte. Kabilang po dyan ang hindi maipaliwanag na 125 million pesos confidential funds na nagasta lamang sa loob po ng 11 araw noong December 2022. Iyon nga po ang naging ugat kung bakit tinanggal ang confidential funds sa mga ahensya na pinamumunuan nitong si Sara Duterte Carpio. Hindi nila yan matanggap at isa itong si Senator Amy Marcos perhaps ang hindi matanggap iyan. Kaya nasa likod siya daw palagi ng mga Duterte. Sinabi niya doon po sa kanyang pahayag na mawawala na ang lahat pero siya mananatiling kaibigan dito kay Rodrigo Duterte. Nakikita ninyo mga tol kung kanino ang loyalty nitong si Senator Amy Marcos para sa mga Duterte. Crystal clear po yan. Ang loyalty nitong si Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Huwag niyo na po akong sabihan pa na tigilan ko si Senator Amy Marcos sapagkat kung kayo'y nabubola ni Senator Amy Marcos na ito'y naglalaro lamang, nilalaro ang politika, political strategy, wag po. Hindi po ako obob. Pasensya na po kayo. Pero ang linaw-linaw po, lalo ngayon, dyan mismo sa lugar nila, pinulitika niya ang isang event na supposedly bubuhat sa mga kapwa ninyo, mga Ilocanos. Tan-ok Ilocano Festival. Hindi ko alam ang ibig sabihin yan. Tinignan ko sa internet. Ang ibig sabihin ay greatness of the Ilocano. Diba napakaganda? Greatness of the Ilocano. Pero ano ang ginawa ni Senator Amy Marcos? Hindi natin maunawaan ang kanyang talumpati doon po sa video. Kaya yung transcription na lamang po, particular yung translation nito in Tagalog. Sabi po niya rito, basahin ko po, verbatim po ito. Tuwang-tuwa po ako, makauwi muli. Napakahirap na talaga, apo, na isipin pero kailan ba hindi mahirap maging isang Marcos? Madaming naguguluhan, madami na din nagagalit sa akin, pero meron pa rin yung patuloy na sumusuporta sa akin.
Kilala niyo ako. Hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya. Sumuko sa pamilya hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit. Kahit pinipigilan. Kailangan kong lumaban para sa inyo. Para sa atin. Kahit ako ang pinaka nasasaktan. Sana po, gaya ng pag-iisip nyo, ako ay isang kapatid, manang ni presidente natin, isa akong senador, isa din akong ina. May pananagutan tayo sa susunod na henerasyon at baka nakakalimutan natin, isa din akong anak. Dalaga ako ng dating Ferdinand Edralin Marcos, ang maipagmamalaki ko na si Apo Lakay, na hindi ako papayag na sisirain nila muli ang pangalan ng Marcos. Pinaghihirapan natin ilaban ang unaudible ang nakalagay ha, mula nung bata pa ako. Hindi naintindihan marahil nung mag-transcribe yung sinabi nitong si Amy Marcos. Tuloy natin. Masakit kung masakit. Mahirap kung mahirap. Pero yung totoo ang ipaglalaban. Yung mali ay mali talaga. Mga kababayan, halos 4 na dekada na tayong nagkakasamang lumalaban. Mga kababayan, nating nagtatrabaho sa gobyerno, basta na lang tinanggal, hindi man lang sila naawa. Napakadaming sundalo and police na taga norte, tinanggalan ng uniform at honor nung nawala ang tatay ko. Itinatago at ikinakahiya para sa isang Ilocano. Ngayon at nakabangon tayo, sila na hindi natin kasama nung hirap, yung walang sinakripisyo at yung nagpakasarap sa buhay, ingungudngod natin, pati mga naghahari-harian at sumisira sa lahi ng mga Ilocano. Para sa mga sundalo at bayani na nakipaglaban para kay Apo Lakay, ipapamana natin ang respeto at pagmamahal sa Apo natin. Lalo ngayon, hindi sana yabang, pera at kakaunting otoridad. Sana madaplisan ang kadakilaan ng Ilocano. Mabuhay ang probinsya ng Ilocos Norte, mabuhay ang Ilocano, mabuhay ang Tan-ok Festival. Unang pansin ko dito po sa talumpati na ito, para po itong hindi na isulat ng maayos. I do not know kung si Senator Amy Marcos ba talaga ang sumulat nito, pero yung pagkakasunod-sunod ng idea, napakagulo. Hindi po ito gawain ng isang magaling na script writer or speech writer. Ang gulo. Ngayon, suriin natin isa-isa. Balikan po natin ang binasa kong talumpati nitong si Senator Amy Marcos. Una, pinapabatid niya sa mga kababayan po niyo o na mga Ilocano, kababayan niyang Ilocana, Ilocano diyan po sa lugar na 'yan na siya daw po ay nagpapaka siya po ay merong tunay na malasakit at talagang nagpapakasakit, yun pala, nagpapakapasakit yung exacto words. Ibig sabihin, tinatanggap niya daw po lahat ng mga sakit na nararamdaman sa paninira sa mga Marcos. Pero, ang tanong, sino ba talaga ang sumisira sa mga Marcos? Ang kanyang kapatid, sa totoo lang mga tol, natutuwa ako dito eh. Kasi most of the comments now ng mga dating kalaban talaga ng mga Marcos, I do not know kung sila po talaga ay kakampi na ngayon, pero perhaps wala silang choice eh. Sabi nila, hindi ko binoto si BBM, pero okay na okay sa akin ngayon ang pamamahala ni BBM. At wala silang nakikitang mali dito. Kung meron man silang pagpuna, konstruktibo ang ginagawa. Dilaw at pink ang nagsasalita na yan. Pero sa kabila po ng mga pangyayari na yan, baliktad ang perception naman ng mga kakampi nitong si Senator Amy Marcos. Na sa tingin ko, sila talaga ang tunay na sumisira sa gobyernong ito, partikular sa apelyidong Marcos. Eh napakinggan po ninyo kanina, itong si Rodrigo Duterte, marapatin po ninyong panoorin ulit, bagamat masakit sa tainga, pero gusto ko pong ipaalala sa inyo, ito po kasi ang pinakamasaklap
na pananalita nitong si Rodrigo Duterte para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos eh. At hindi po ito katanggap-tanggap. Ulitin po natin panoorin nito mga tol. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag na aktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Sino ngayon ang sumisira sa pangalang Marcos, Senator Amy? Si Rodrigo Duterte na itinuturing mong kaibigan at loyal na loyal ka. Sinasabihan ang apelyidong Marcos na isang adik, isang bangag. Minura pa ang kapatid mo. At sa napakaraming pagkakataon, ang mga supporter nito, winawalang hiya. Pati ang mga taong nakapaligid sa iyo, Senator Amy Marcos. Mga vlogger na nakapaligid sa iyo. Winawalang hiya ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo sila nakikita na sumisira sa pangalang Marcos. At nagpaparinig ka sa mga sinasabi mong tao na hindi naman mga Ilocano, perhaps ang tinutukoy mo dito, pangalanan na natin, si Speaker Martin Romualdez. Kung nahihiya kang pangalanan si Speaker Martin Romualdez, pangalanan na namin. Tinitira mo ang pinsan mo. Hindi ka ba nahihiya? Nakaakibat ng iyong pangalan? Ewan ko kung anong tunay mong pangalan eh. Pero sigurado, ang apelyido mo at sir, ang middle name mo, Romualdez Marcos. Kasi hindi naman yata tunay na pangalan ni Amy, ang Amy eh, di ba? Hindi ko naman kailangan kilalanin kasi ito. Sa totoo lang, kung hindi ito kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, wala akong karespeto-respeto rito eh. At lalo ngayon sa ginagawa niya. Oh, pangalan ng pamilya mo ang sinisira mo. Ano ba ginawa sa iyo ni Speaker Martin Romualdez? Ano ba ginawa ni Speaker Martin Romualdez sa ngayon? Bakit galit na galit kayo sa kanya? Yung paghahangad ni Gloria Macapagal Arroyo na maging speaker na hindi niya nakuha at nakuha ni Speaker Martin Romualdez, yun ba ang tunay na dahilan? Kaya nung tinanggal bilang senior deputy speaker itong si Gloria Macapagal Arroyo, agad-agaran nagbitiw sa panunungkulan bilang chairman itong si Sara Duterte ng Lakas CMD at kinabukasan nagsalita ka agad ng tambaloslos. Anak ng teting na yan. Tapos kampi ka pa ng kampi sa kanila. Kaya ako, ayokong paniwalaan sa lahat ng pagkakataon yung blood is thicker than water eh. No? Ito, si Senator Amy Marcos, ang isang halimbawa na hindi totoo ang blood is thicker than water. Saka sa napakaraming pagkakataon, Senator Amy Marcos, kailan ka namin nakita na kasama mo ang Perez family? May galit ka ba talaga sa Perez family? Hindi lamang kay Speaker Martin Romualdez. Direct to the point, may galit ka ba kay First Lady Lisa Marcos? Kaya ayaw mo man lang makasalamuha ito kahit kasama mo doon ang kapatid mo? O basahin pa natin, ha? Balikan natin muli ang talumpati mo. Sabi mo rito, ha? Sana po gaya ng pag-iisip nyo, ako ay isang kapatid. Dito lang ako nagtatakay bakit ganito yung pagkakasulat ng iyong talumpati. Kasi mula sa sinasabi mo, nakakayanin mo, sa kabila ng ginigipit ka, wala namang gumigipit sa'yo. Sino ba gumigipit sa'yo? Wala. Duterte, feeling nila ginigipit sila pero sa totoo lang, hindi sila ginigipit. Kung anuman yung mga issue sa Duterte ngayon, produkto iyon ng pinagagagawa nila sa nakalipas na panahon. Karma is real, ika nga. What you sow, you will reap. Tama ba? Diba?
Tapos bigla kang tumalon from pa-victim, sasabihin mo ngayon rito, i-establish mo ngayon yung sarili mo na ikaw ay isang Marcos. Bakit? May gumi-question ba sa pagka-Marcos mo? Nasasaktan ka na ba sa mga basher mo na sinasabi, ikaw ay ganito, ganyan? Totoo ba yon? Kaya kailangan ilahok mo pa ang pagkakataon na yan sa iyong talumpati. Ipagdiinan na ikaw ay isang anak talaga ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Kasi ito yung pagkakaintindi ko sa paragraph na ito eh. Sana po, gaya ng pag-iisip nyo, ako ay isang kapatid. O. Para patunayan mo na ikaw ay Marcos, kapatid ka ni Pangulong Bongbong Marcos, manang ni Presidente natin, isa akong senador, wala kaming pakialam, isa din akong ina. May pananagutan tayo sa susunod na henerasyon at baka nakakalimutan natin, isa din akong anak. Dalaga ako ng dating Ferdinand Edralin Marcos, ang maipagmalaki ko na apo si Apo Lakay. Ang maipagmamalaki ko na si Apo Lakay na hindi ko papayagan na sirain ang gulo. Pero doon sa litanya na yon, na sinabi mo rito, isa din akong anak, dalaga ako ng dating Ferdinand Edralin Marcos o dating Pangulo siguro. Ini-establish mo sa isipan ng mga tao na ikaw ay anak. Kailangan mo bang sabihin yon sa talumpati mo? Diba hindi naman kailangan? Bakit may ganito? Nagdududa ka rin ba sa sarili mo? O nagdududa ka na ang taong bayan, pinagdududahan na ang iyong pagkatao kung ikaw ba talaga ay tunay na Marcos? Dapat hindi ka maging apektado doon. Dapat focus ka lamang kung ano talaga yung issue. Sinimulan mo sa mga litanyang ikaw ay nagpapakasakit. Sinimulan mo sa mga litanyang ikaw ay nagtitiis, kakayanin mo kahit ikaw ay mag-isa, kahit ikaw ay ginigipit. Dapat doon lang nag-flow yung talumpati mo. Pero hinaluan mo nito. And worse, sa talumpati na ito, hindi ito appropriate sa occasions na yan. Tanok Ilocano Festival. Greatness of the Ilocano Festival. Dapat doon ka nag-focus. Ano ba ang mga katangian ng mga Ilocano? Hindi lang ikaw. Hindi mo sarili. Katangian yung mga Ilocano, dapat ang binuhat mo dyan. Ano ang mga maipagmamalaki ninyo? Diba, ang pagkakaalam natin sa mga Ilocano, very frugal ito sa pamumuhay. Napakatipid, napakakuripot, pero matulungin pa rin. Mga matatalino, matatapang. Dapat doon ka nag-focus. Pero mas minarapat mo na instead na buhatin ang culture ninyo bilang Ilocano, ang inyong katangian bilang Ilocano, e pinulitika mo itong talumpati mo, Senator Amy Marcos, para lamang patamaan. Sino? Si Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, halos apat na dekada na tayong nagkasamang lumalaban. Mga kababayan nating nagtatrabaho sa gobyerno, basta na lang tinanggal. Hindi man lang sila naawa, napakadaming sundalo at pulis sa taga-norte. O perhaps, noong 1986 yan, tinanggalan ang uniform at honor nung nawala ang tatay ko. Tinatago at ikinakahiya para sa isang Ilocano. Ngayon at nakabangon tayo, sila na hindi kasama nung hirap, yung walang sinakripisyo at yung nagpakasarap sa buhay, iginugudgud natin pati mga nagari-arian at sumisira sa layo ng mga Ilocano? Sino ba gumagawa nito? Ginagawa ba ito ni Speaker Martin Romualdez? Hindi. Kung meron mang gumagawa nito na hinahamak ang pagkatao ng mga Ilocano, si Rodrigo Duterte yon dahil sinabihan niya ang mismong ama ninyong mga Ilocano na si Pangulong Bongbong Marcos na isang adik, bangag at pinagbantaan pa na papatayin. Ulitin ko po sa inyo ang sinabi na yan nitong si Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag na aktin ang presidente. Oh, hindi mo ba nadidinig yan, Senator Amy Marcos? Para sabihan ang isang Ilocano na bangag, na adik, hindi ka ba nasasaktan doon? Anak ng teteng na paniniwala na yan. Ewan ko kung saan hahantong itong pamumulitika ka mo, Senator Amy Marcos. Ang dami mong sablay sa totoo lang. Paalala ko lang din ulit sa inyo. Last week, o this few, past few days, nagsagawa ka ng hearing sa Senado. At para i-pin down
ang House of Representatives, in particular si Speaker Martin Romualdez, pinalalabas mo na yung isang programa ng iyong kapatid under the DSWD called ACAP, Ayuda para sa Kapusakita Program, gagamitin ng mga kongresista para sa kanilang interest na isulong ang People's Initiative. Wala pong ganong sitwasyon. Sapagkat unang-una, pinabulaanan ng House of Representatives na sila ang nasa likod ng pirma. Kung ang akusasyon nyo na sila ay nasa likod niyan, hanggang ngayon, wala po kayong maipakitang ebidensya. Kaya nga ang tawag sa inyo nitong si Congressman Suarez, witch hunting ang ginagawa ninyo. Tapos, hindi ka pa nakontento para lumabas sa harapan ng publiko na masama talaga ang House of Representatives. Nagulat ka kuno doon sa 26.7 billion kasama ni Senator Ronald De La Rosa. I understand itong si Senator J.B. Ejercito kasi hindi naman siya kasama doon sa bicameral conference. Pero nakalimutan mo, Senator Amy Marcos, na ikaw ay pumirma doon sa bicameral report. At bahagi ng bicameral report na iyong pinirmahan ay ang nakasulat, ACAP, amounting to 26.7 billion pesos na gagamitin bilang ayuda para sa mga minimum wage earner. Hindi pa nasisimula ng programa, wala pa pong panuntunan para dito, hindi pa nagagastos ang pera, yet pinalalabas mo parang may corruption na kagad, parang may irregularities na kagad. Hindi pa nagmamaterialize, sinisira mo na kagad ang programa ng iyong kapatid. Sino ngayon ang naninira sa Marcos? Ikaw mismo. Tinutulungan mo ang mga Duterte. Pahiya ka nung nilabas ang ebidensya. Nung tinanong pa doon sa kapihan sa Manila Bay ni Marichu, Villanueva yata yung apelido. So, ay, may pirma ba ako? Nasaan? Tapos yung pinakita yung pirma mo, ay hindi kasi. Meron kasi mga electronic signature. Tapos sinabi mo pa, nagulat ako dyan. Bigla na lang sumulpot. Ano yun? Dalawang bagay lang naman yung Senator Amy Marcos eh. Yung pirma mo, pumirma ka nang hindi ka nagbabasa. Katangahan yun. Never tayong pipirma sa isang bagay na hindi po natin nauunawaan. Kung hindi tayo marunong bumasa, tumawag po tayo na magpapaliwanag sa atin bago po natin pirmahan yan. Pangalawa, ulyanin ka. Eh, hindi ka naman siguro ulyanin. Wala ka naman sigurong amnesia. Ang galing-galing mo nga magsalita kung tutuusin eh. Very articulate ka rin eh. Kung ikaw ay magsalita, talagang ako, sa totoo lang, pag nagsasalita si Senator Amy Marcos, I admire her sa totoo lang. No, hanga ako sa kanyang pananalita. Pero because of these situations, several occasions na ginawa mo na ito, nawawala na yung paghanga na yan. Napapalitan na po na yan ng pagtalikod sa inyo. Kapatid ka na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit hindi ko totally mawala ang respeto sa iyo. Pero sigurado na sa darating na halalan, never kang makakakuha ng boto sa akin at sa pamilya ko. And perhaps sa mga manonood po natin dito sa ating programa. Senator Amy Marcos, tingnan mo kung sino yung mga taong nakapaligod sa iyo. Sabi mo sa isang talumpati mo sa Bulacan, kung saan merong devil rally. Ako kasi yung mga prayer rally na yan, kapag ka puot ang nakikita kung tumatayo sa stage, hindi mo dapat tawagin yung prayer rally, devil rally. Kasi ang pagharap sa Panginoon, dapat walang puot. May pagpapakumbaba. May sincerity. Nagnanais ka ng pag-ibig. At ang paglalabas o pagmumutawi sa mga labi ng hindi magagandang kataga, hindi po yun pag-ibig. Pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ano sinabi mo doon sa talumpati mo? Panalangin mo, layuan ng mga demonyo ang iyong kapatid. Sino yung mga demonyong tinutukoy mo? Tumingin ka sa iyong paligid, Senator Amy Marcos. Baka yung pinagtatanggol mo, yung tinutukoy mong loyal ka, mawala na lahat, matitira ka sa kanila, ay ang tunay na demonyo. Sabi ni Arturo Las Cañas sa latest appearance niya sa public sa channel nitong si Christian Isguera, thousands of people were killed
by Rodrigo Duterte. Demonyo po ang makakagawa nun, Senator Amy Marcos. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Di na po ako magbabasa ng inyong mga komento, ang katipunan lalamunan ko. Shoutout po sa inyong lahat, sa 600 plus na manonood po natin. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo nag-graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.